Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Nakilala natin siya bilang isa sa mga pinaka-in-demand na comedian at host ngayon sa tanghalan at telebisyon. Ngunit gaya ng ibang artistang sumikat sa pagpapakwela, hindi katawa-tawa ang kanyang pinagdaanan. Ang ganda-ganda talaga ng baby ko. Bagay na bagay yung headband na binili ko sa'yo, ha? Ha, pinag-ipunan ko yun ng isang linggo. Giselle, mamaya, ha? Pag lunchtime, susunduin kita, ha? Kasi napakamahal ng pagkain dyan sa kantina. At saka, nakakahiya naman kung dadalhin mo pa yung pagkain natin sa bahay dito. Baka makita ka ng mga classmates mo, ha? Sabihin mo na lang sa teacher mo na susunduin kita. Maghihintay ko dyan sa gate. Dyan ka lumabas, ha? Apo, Mami. Ah, sige, sige. Basta, mag-aral ka na mabuti. Apo. Love you. Hey, Giselle. Is that your mom? Yes. Why? God! My mom says she dressed like a prostitute. Well, like mother, like daughter. Look at you. Mukha kang anak ng prostitute, no? Hoy, hindi prostitute ang mami ko, no? Baka kayo. Kami? Eh, ikaw nga dyan ang may suot ng headband na ship, eh. Di ba mga prostitute lang ang nagsusuot niyan? Ako na nga yan! Yuck! Ang cheap, made of plastic. Oo na nga yan, pinita ka niya ng mami ko eh. Ray, biling nga ito ng mami mo. At mami ko na nga bibili nito. You don't belong to our school. And we don't like you. You're so poor. Sinikap niyang makatapos ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan at panghahamak ng iba't ibang tao. Minsan ring nasubok ang pagmamahal niya sa lalaking kanyang pinakasalan. At pansamantala rin siyang nasilaw sa sariling kasikatan upang sa bandang huli maunawaan niya ang kahalagahan ng kanyang pamilya. Ewan ko ba, ang mga kasamahan kong ahente, kung magbenta ng lupa, parang nagbebenta lang ng pandesal. Pero ako, hindi na nga lahati ang kota ko. Winarningan ako ng mga boss ko na pag hindi ko ma-meet ang quota ko for this month, babawasan nilang aumento ko. Ay naku, huwag naman sana. Tatlo-tatlo ang pinag-aaral natin. Anak, bakit? Ano nangyari? Ha, bakit? Ayoko na mag-aaral, Mami. Ayoko na, dito na lang ako sa bahay. Ayoko na. Anak, bakit anong nangyari? Ano nangyari? Grabe naman pala yung mga kaklase mo. Naturingan sila mga mayayaman eh. Mga asal hayop naman. Anak, anak. Anak, anak. Anak, magtiis ka lang ha. Huwag mo silang pansinin. Kung lilipat ka ng ibang school, mababaliwala yung scholarship mo, anak. Magpapasalamat ka nga at nakapasok ka sa isang private school na yon. Hindi ka gaya ng mga kakalaro mo dito eh, hanggang public school na lang sila. Di ba? Hinda, anong gusto mo mangyayari?
Light-lighty na lang ng ganyan ang anak mo? Bakit? May mapagpilian ba tayo? Wala naman eh. Kaya anak. Yung magandang edukasyon na nakukuha mo ngayon, yun lang ang may papamana namin ng daddy mo sa'yo. Yung mga nanalait sa'yo, naiinggit lang yun. Kasi mayroon kang isang bagay na wala sila at yun ang utak mo. Bright ka, hindi ba? Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko kaya. Tiniis ni Giselle ang pangahamak ng kanyang mga nakatatandang schoolmates hanggang makarating sa high school. Ngunit isang panibagong pakikibaka na naman ang haharapin niya dito. Oh, kain ka na mabuti, ha? Mami! Hello, Mami! Uy, oh, sige. Ang uniform mo, ah. Ubarin mo nga at tatahiin ko kasi para naman hindi hapit na hapit dyan sa kilikili mo. Ma, okay lang yan. Tsaka kahit na matahiin mo yun, wala na siya remedyo yun eh. Pwede pa siguro, no? Hindi, okay lang yan. Huwag ka na mamroblema. Sigurado ka. O, pasensya ka na, anak. Ang dami kasing gastusin eh. Yung pera na nilaan ko para sa uniform mo, eh, napunta na rin sa pang-rent ng bahay. Huwag mo nang problemahin yun, Ma. Tsaka alam mo, may naisip na akong paraan kung paano ako makakabili ng bagong uniform. Anong paraan? Ay, akong bahala. Huwag ka na mag-alala. Oh, ano yung iniisip mo, ha, Giselle? Mami, alin na kayo. Maliliit ka. Deposit! 2, 4, 6, 8, 10. 5 bottles, 10 pesos. Irene! Are you done with your soft drink? Yeah, meron pa yung one. No, actually, hindi ako interesado sa laman. Interesado ako sa bote. Can I have your deposit? Yes, yeah, sir. Yeah, 2 pesos. 4 pesos. Thank you. Mara na lang, ah. Jenny! Yula! Hey, guys, come on. You buy naman this cheese curl, so... How much ba? Super sarap. You want 10 bucks lang. Bag you 10? I need to buy new uniform. Sige nga, buy now. Well, I'll buy 5. 5? Yes. Oh, wait, thank you. Get na lang, get 5. 1, 2, 3, 4, 5. Game. Come on. Thank you. Get one. Eh, sorry, may butas, ha? Ayan. Ikaw, you have to buy. Sige na nga, thank you. You have 1 peso. Oy, thank you. You have 1 peso. Oh, wow. Basta, mayaman ka naman. 1 peso lang, no? Okay. Thank you. Wait na nga. Hey, Anna, you have 1 peso. Why ba? Sige na, you're mayaman naman eh. Sige na, and then tomorrow, ah, you order cheese curds from me again, ha? It's just 10. Bakit that's so mura. Ha? The other day, I saw you selling snacks to your classmates. I'm sure you're aware of our school regulations. We do not allow our students to sell or engage in any commercial activity inside the premises of the school. We have a canteen. Sila lang ang may authority na magbenta ng pagkain sa mga estudyante. Pasensya na po kayo, Ms. Basas. Kasi po, nag-iipon lang ako para makabili ng... Alam ko. Narinig ko. Ano po ba yan? Hindi ba itong kailangan mo? Naku, ma'am, wala po akong pambili niyan. No. You can have this. I personally bought this for you for free. Thank you po, ma'am. 4 na set to. 1 for each day. Palaban mo na lang sa mami mo yung first set para magkaroon ka ng magagamit tuwing Friday. Salamat po talaga. You're welcome, Giselle. I know what you've been through. Worried lang ako kasi bumababa ang grades mo dahil yung cheese curls ang pinagkakabalahan mo.
And I also know that some of the upperclassmen can be really mean to you. Pero alam mong wala silang pwedeng pagmalaki sa'yo. You're a consistent honor student. But you have to promise me na titigil ka na sa pagbebenta ng cheese curls sa mga classmates mo. Promise po. Thank you po uli. Bagamat minamaliit dahil sa kanyang hitsura, hindi na wala kay Giselle ang kumpiyansa sa sarili. Oh my goodness! Oh my goodness! This is Scar! This is Scar! Julia na! Oh my gosh! Nilukso mo ba mo talaga? Parang palaging bagong libo. Oo nga! And his lips are so kissable! Hi! Natutunaw ako! Guys, hanggang titig na lang ba tayo here? Alam mo, we have to make a paraan. And so, I decided that today is the day. The day? For what? That I'm going to ask Julio to the prom. What? Are you crazy? Si Julio, ang crush ng bayan? Yes, si Julio, ang crush ng bayan. Simon. Watch and learn. Hawak mo yung bag ko. Yaya. You're dating that freak sa prom nila? Oh, come on guys, give me a break. So, what's the score between you and her? I mean, look at her. She's a decent girl. She's funny and, you know, she makes me laugh. That's why I chose to date her. Bakit ba? Ano, mabait naman siya. Kung gusto mo ng funny, hanapan ka nalang namin ng clown for you. At mabait, kailan pa pumasok sa standards mo mga good girls? Are you trying to be charitable? Come on, Julio. We know you. You're not going out with someone na mabait lang. Okay ka lang? Wala naman plan. I have no plan talaga. Then why do you have to be with her company? Pagtatawanan ka lang. Oo nga. Concerned lang kami sa'yo, Julio. We're your friends. Pagtatawanan ka lang nila. At kung mapapahiya ka, mapapahiya rin kami. But if you insist on dating that freak, then you'll have to stop seeing us. Okay, okay. I'll call her later and I'll cancel our date. Good. Good. Ha? Bakit kawawa naman si Giselle? Sino na date niya sa prom? Well, you know, she doesn't deserve a date. Freaks don't deserve a date. Mag-date na lang sila ng floor map niya. Magkamukha pa sila. Bagay. Julia! Hi! Hi! I'm really sorry, Giselle. I'm really, really sorry. Ma,
Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Ang pangit ko kasi, diba? Hindi na ako pupunta ng prom. Sinasilag na mga bagay dun eh. Ang bagay sa akin, dito lang sa kwarto. Magmukmuk at kaawaan yung sarili ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Nasasaktan din ako, alam mo ba? Ina mo ako. Kasalanan mo ito eh. Inaniwala mo sa akin na maganda ako. Tingnan mo nga itsura ko, Mami. Anak, kung sabihin mo nga kung maganda ako, sabihin mo kung maganda ako sa Hinder. Anak, hindi totoo yung sinasabi ko. Kung nakikita lang nila ang mga nakikita namin. Hindi mo sila kailangan paripaniwalaan mo ng sarili mo na maganda ka. Huwag kang maniwala sa kanila. Maniwala ka sa akin. Hindi ko babawiin lahat ng mga sinasabi ko dahil yan ang totoo. Ang salamin, hindi nagsisigawan. Pero anak, hindi na ipapakita ang salamin. Ang kalooban mo. Hindi na ipapakita ang salamin ng kalooban mo, anak. Ang kagandahan mo ay ang kalooban mo. Lalong-lalo na tumitingin ka sa ibang salamin. Anak, maniwala ka sa akin. Yan ang mahalaga. Akan mo pa. Nagtapos si Giselle na second honors sa kanilang high school. At nang magkolehyo, nagtrabaho rin siya bilang tutor. Ang kita sa trabahong ito ang ginamit ni Giselle sa pagpapadiretso ng kanyang buhok, pagpapakinis ng kanyang mukha at pagpapalagay ng braces sa kanyang mga ngipin. Nang mga panahon kasi nito, nagbabalak na si Giselle na pasukin ang pag-aartista. At hindi nga nagtagal, si Giselle na ang hinahabol ng mga lalaki. Bala! Hey! Hi! Basta na. Sinasabi pala ng aming mahal na boss man, pinarinig mo yun sa'yo about sa party niyo mga gabi. So, dapat daw ready ka. And sundin ka daw niya after ng class mo. Eh, ba't naman kailangan pang ipasabi? Bakit hindi na lang siya magsabi diretso sa akin? Tsaka ba't may mga bossman-bossman pa dyan? Ano ba kayo sindikato? Ano? Ganun talaga yun. Mamaya hanapin mo na lang si bossman sa party. Kasi siya daw si Sige. Sige. Na kami. Bye. Okay, thank you. Bye. Nakababongga ka. Pero ano yung date mo sa party mamaya? Yung pinaka-macho, tas yung pinaka-gwapong hunk dito sa school. Si Carlo, ano? Kayo na ba? Kayo na ba? Ano ka, hindi, no? Parang timang to ba? Ba't naman hindi? Ay nako, timang na akong timang. Eh, Diyos ko, unang-una, never kong pwedeng maging boyfriend ng si Carlo. Bakit nga? Hindi naman kami bagay nun, no? Oh, number one, campus heartthrob. Number two, sikat na sikat sa campus, di ba? Number three, sobrang gwapo. Baka mamaya pag naglalakad kami together, pagtawanan pa ako ng mga babae. Sige lang, Giselle. Ayan ka na naman eh. Ha? So, pahimiga nung maging ganyan, eh, si Carlo na nga yan. Siya yung boss na ng pinaka-social tsaka pinaka-sikat. Pero hindi pa rin tanggap ni Giselle na may mga lalaking nagkaka-interes sa kanya. Ngunit di magtatagal at makikilala na rin niya ang lalaking inilaan sa kanya ng tadhana. Hello? Can I please talk to Miguel Buencamino? Sorry, wala siya eh. Sino ba to? This is Giselle, classmate niya sa COM3. Never mind na lang, thank you. Wait, who is this? Si Emil. Are you the brother? Yes, I am. Sabihin ko na lang sa kanya tumawag ka. No, wait. Sorry ah. Magpapakapal na ako. Meron ba kayong video cam? Kasi kailangan ko talaga sa project ko bukas eh. Well, actually, meron nga. Kaya lang, kailangan ng mga habang extension cord kasi sira yung battery pack niya. Ay, never mind na lang kasi yung shoot namin outdoors. Pakisabi nang tumawag si Giselle Sanchez. Thank you. Oh, wait. Giselle Sanchez? Yeah? Ikaw ba yung kasama niya dun sa play na Lorena? Ah, oo. Why? You watched it? Yeah, actually, I did.
Kasama ako dun sa banda na gumawa ng music sa play nyo. I watched you play, I did, and I'm a big fan of yours. Really? Yes. Joke ka naman dyan, di mo ako artista, may pa-fan-fan ka pa. Hindi, really. Hindi, taga UP ka ba? Oh, College of Engineering. Talaga, what a small world! Nakakaaliw naman. Hoy, ano ba? 30 minutes ka na dyan, ah. I have to go. Masama na kami ngayon. Sorry po, Aline. Next time, pakabit ka na ng sarili niyong phone para itong telepono namin hindi niyo pinapatos, no? Opo, Aling Ludi. Alis na po. Hindi nakala ni Giselle na ang pag-uusap na yun ay mauuwi sa isang seryosong ligawan. Giselle, anong parami bang kinakatakot mo? Nervous lang ako sa itsura ng date ko ngayon. Kasi pinagtanong-tanong ko ang itsura ni Ingrid sa mga friends niya. Sabi ng isang friend niya, maitim daw siya. Yung isa naman, kulutang buho. Sabi naman ng isa, ah, si Emil, mataba yun. Imagine, mataba, maitim, kulutang buho. Ayan, eh. Naniwala ka naman. As if naman, hindi ako nang galit sa pagkapangit. Pero may gosh, pangit na nga ako, tapos pangit pa siya. Hindi ko yata kaya yun. Tigilan mo na nga yan. Alam ko na, kung ikaw ang una makakita sa kanya, okay. Basta ganito na lang yan. Pag gwapo siya, tatanggalin ko yung retake. Alam ko pang. Sabi mo yan, ah. Bet tayo 100. Oh, sige, tatanggalin ko. Pero pag hindi ko tinanggal, 100 sa akin. Ah. Kung pangit siya, 100 sa akin. Kung pala kinabang, ikaw na kayo meeting. Oh, basta ganun. Yan na ba? Kung hindi mo tatanggalin yung meeting. Oh my gosh, ang pangit. Ang totoo. Ang pangit. Alam ko na ito, pangit na ko. Patay ka dito, Susie. Wait ko, pangit na nga ako. Pangit pa yung manunan. Ang pangit. Patay ka talaga. Patay na. Excuse me. Sir Giselle. I'm Emil. Excuse me, ah. Hi. This is for you. Thank you. 100. You want to join us? This is my best friend, Shane. Hi. Hello. Putain. Sorry, nagdala ko siya, pero okay lang. Putain. Hindi ko alam kasi. Patay, wait. Naging magkasintahan din sina Emil at Giselle. Tumagal ng ilang taon ang kanilang pagsasama. Noong mga panahong gayon, sinubukan na ni Giselle ang kanyang pangarap, ang maging isang artista. Dahil natural ang kanyang pagiging komedyante sa teatro, hindi naging mahirap para kay Giselle ang tumawid sa mundo ng telebisyon at pelikula. Hello, Be. Oo, umagahan kami umuwi ngayon eh. May taping. Alam mo na, showbiz. Uy, pero excited daw kasi si Manilyn Reyes ang ka-eksena ko ngayon. Oo nga. Well, iba na talaga pag ginaw nag-artista ka. Hanggang forever. Oh, talents, ano? Okay na ba kayo? Ako, ayun. Si Drake, hanapin na kami. Bye-bye, love you. Teka, sino yung isang yon? Hindi ba kasali ka dito? Halika nga dito. Telepono ko ng telepono. Sino naman yung kausap mo? Stand pa na naman. Nakipaglandian ka. Kung masasa kayo, kaling yung mga sikat na kayo. Hoy, mga extra lang kayo dito, ha? Aba? Nasa si Miss Manilyn, tawagin na. Bilisan na, para makabugisan na, makauwi na tayo. Tapos na to. Ano pa tayo dito? Hi, Miss Manilyn, darling. Ang ganda-ganda mo naman. Wow, ang ganda-ganda. Ayan. Ang eksena nyo, ha? Si Miss Manilyn makakalaban mo sa billiards. Pero magpapatalo ka. Tandaan mo yan. Apo. Okay? Oh, sige na. Oy, dito ka. Ang laki mo dito. Dito. Ikaw, dyan ka na. Okay na kayo dyan. I see Miss Manilyn. Dito po kayo, madam. Okay? Rehearsal tayo, ha? Hoy, ikaw, remember, ha? Magpapatalo ka. Apo. Hindi ka bida rito, ha? Apo. Mula sa pagiging extra sa paglaon, ay napansin din ang talento ni Giselle at hindi nagtagal. Itinuring ni Giselle na malaking break ang pag-host niya sa SSC. Naging daan din ito upang lalo siyang magkapangalan at madagdagan ang kanyang showbiz ambitions.
ano, nagpa-tricycle ka pa. Okay lang yun, nakakap naman ako. Hindi naman nila ako makikilala eh. Naku, naawa kasi ako sa'yo, anak. Sana may kotse pa tayo kagaya ng dati. May pagdadrive sana kita. Ma, huwag ka na mag-alala. Kasi alam mo yung kaibigan ko si John C. Sabi niya, pwede daw maging guarantor yung parents niya sa car loan ko. O, di ba? Kaya inisip ko nga, imbis na mag-taxi ako tsaka kumain sa labas, isa-save ko na lang yung money para sa kotse ko, di ba? Ang dami mo namang sakripisyo. Ma, huwag ka mag-alala. Pangako ko sa inyo ni Daddy, hindi ko kayo pababayaan. Pag nagka-pera ako, ang unang-una kong gagawin, paggagawa ko kayo ng bahay, tapos ako ng bahala kila Matt, Richard at Maui. Pangako ko sa inyo yan, Ma. Bait-bait naman ang anak ko. Pero may trabaho pa naman ang daddy mo. Ang gusto ko, mag-aral ka muna, gumraduate. At yun lang naman kasi mabibigay namin sa iyo eh. Ma, promise. Paggagalingan ko talaga yung aking pag-aaral. At kung sa tingin ninyo, naging sagabal ang pag-aartista ko, sabihin nyo sa akin at tatalikuran ko pag-aartista. Pero kung hindi, at mababalance ko naman sila, okay naman, diba? Ngunit kahit naging abala na sa pag-aartista, hindi pa rin kinaligtaan ni Giselle ang kanyang pag-aaral. Pinatunayan niya sa kanyang mga magulang na kaya niyang pagsabayin ang pagiging scholar sa UP at ang pagsabak sa magulong mundo ng telebisyon at pelikula. Mia, ba't parang tahimik ka pong gabi? Pinag-uusapan ng mga barkada. Break na daw tayo. Sus, wala to. Wala to, no, sus. Wala. This is not true. Ang tabloid naman to eh. Ano naman kasi? Nakalagay dyan eh. Fiancé ka na daw ng lalaking yan. Ano ba talaga totoo? Emil, nanligaw lang to sa akin. This is, he's harmless. This is not true. Masusulat niya ba yan kung di totoo? Emil, siyempre sa trabaho to, normal lang na may mga corporate shows ako. Tsaka sa mga golf tour na may mas makakakilala ko ng mga lalaking katulad nito. Oo, inaamin ko. He offered me marriage. He offered me a house, pera, alahas. Pero hindi ko naman tinanggap yun eh. Paano naman ako makakasiguro? Wala naman ako doon. Lagi kong lumalakad na mag-isa. Be, wala ka nang tiwala sa akin? Ha? 5 taon na tayo magkasama, ha? Hindi ka na naniniwala sa akin. Naniniwala ka sa mga ganitong klase. Be, hindi ko naman... Hindi ko naman pagpapalit yung 5 taon na yun sa ating dalawa eh. Kahit anong bagay, hindi ko naman pagpapalit yun eh. Beh, sige na. Saan na tayo mag-usap? Ha? Saan na tayo mag-usap? Graduate na magna cum laude at school valedictorian sa kanyang kursong mass communication sa UP, tuluyan nang pumalaot si Giselle sa mundo ng showbiz. Nahasa rin ang kanyang talent sa pag-host at ito ang nagdala sa kanya hindi lang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Tunay ngang walang tigil ang bus ng grasya para kay Giselle. Di sa hinagap, hindi niya inakalang mababago ng gusto ang kanyang dating simpleng buhay.
Eh, nandito na pala ang pakakasalang ko, the man of my dream. Ay, kamukha pa pala ni Manny Pacquiao. Papa Manny! Pakis naman! Pakis naman! Girlfriend, okay lang yan. Di naman siya, di ka naman selosa, di ba? Pakis naman! He's... Ah! Ang bango-bango! Amoy nasusunog na gulong! Ay, that joke lang, darling. Mga kaibigan, magbabalik po ako. Pero bago yan, parang I can hear the glasses tingling. Dapat yata ay maghalikan muna ang bride and groom. Kiss! What do I hear, kiss? Oh, napakatipid naman. Siguro, nagpre-prepare pa sila para sa hotel mamaya, diba? Sa honeymoon. I'll be back, ladies and gentlemen. My name is Giselle Sanchez. Ang babaeng pa. Ngunit sadyang ang bilog ang mundo. Dahil muling makikita ni Giselle. Ang unang lalaking nagparamdam sa kanya ng pait ng pag-ibig. Excuse me, miss. Yeah, I just arrived here, you know. And oh, by the way, my name is Julio Madrigal. Yeah, I'm the friend of the groom. And your name is... You don't remember me. No, actually, I was just wondering if we could go out sometime, you know. You really don't remember me, do you? Actually, no, have we met before? I'm Giselle Sanchez. Remember? Giselle. The girl you dumped on my prom day. Ah, I remember you. Ay, kumusta ka na? Oh, sorry, I didn't recognize you because, see, I've been in the States for 5 years. So, how's life? You know, I heard you're an artist and everything. Artist ka na pala? You know, you've changed a lot. Yeah, people change a lot. So, would you like to have dinner sometime, you know? Catch up on old times? You're asking me out? Yeah, I mean, would you like? Come on. I'm sorry, Julio. I'm not available. And even if I was, I wouldn't go out with you. Because you're not my type anymore. Ma? Ano? Ayan, nandiyan na si Amy. Natulog na ako kasi kasunod ko yan. Kumawa ng bebe ko. Tapos kasi dito yung show na. Be, nandito na ako. Tulog na, bebe ko. Mawa naman, bebe. Kamusta yung wedding na hinost mo? Daming guests. Kaya nga ako may natagalan eh. Hinintay pa namin lahat ng guests. Pero guess who I saw sa wedding? Sino? Si Julio Madrigal. Kamusta siya? Ay naku, si Julio Madrigal, yung high school prom date ko na nilaglag ako. Yung high school heartthrob namin. At alam mo yung ginawa niya? Dahil, in-ask niya ako out, di ba? He asked me for dinner. Sabi ko, sorry, I'm not available. Excuse me, porque ba? Porque ngayon na may itsura na ako at sikat na ako eh. Pwede na niya akong i-ask-ask ng ganyan-ganyan lang. Hoy, hindi na kaya ako yung high school na nagkakandara pa sa kanya, no? Pwede... Eh? Habang libang na libang si Giselle sa mundo ng showbiz, tila napapalayo naman sa kanya ang nobyong si Emil. Morning, Ma. Morning. Si Emil. Wala, hindi ka na ginising. Umalis na. Ano pa daw ata siyang gagawin sa opisina? May taping ka ba ngayon? Wala, bahay lang. Buti naman. Kasi kasuhin ko naman yung boyfriend mo. Mukha atang sa panaginip na lang kayo nagkikita. Ano, wala ka bang planong mag-asawa pa? Yung daddy mo, sabik na sabik ng magkaroon ng apo. Baka maunahan ka pa ni Matt. Kami ni Emil, ha? Medyo matagal pa yon. Alam mo, sa dami ng racket, trabaho, sayang naman kung palalampasin ko yun, di ba? Tsaka, naiintindi naman ni Emil yun eh. Sigurado ka? Oo naman. Sa itsurang yun, mukhang hindi na makakahintay yun. O yung pager mo?
Hmm? Pager ni Emil yun. Baka siya na yan. Ko, dito daw nila nakikita si Kuya Emil. May kasamang babae. Ano ate, okay ka lang? Okay. Mukha ba ako okay? Ha, Matt? 7 taong ko inalagaan yung relasyon ng mga kami. Tapos malalaman ko na may kinalulukuhan siya, diba? Kasi ikaw, kapatid pa kita, hindi mo malang sinabi sa kanya. Hindi mo lang sinabi rin sa akin. Kailangan malaman ko pa sa pager. Ate. Easy ka lang, ha? Hindi na susugurin. Nakakahiya dito. Ate. Ate, easy ka lang, ate. Nahiya. Ate. Hindi nilo ako buo. Ayok ka. Ate, easy ka lang, ate. Ayop ka, niloko mo ako. Ate. Ate, isip ka lang. Pumata ka ba sa GRO? Ang trip mo. Hindi nakala ni Giselle na masusubukan ang kanyang pagmamahal para kay Emil matapos niyang matuklasan ang pakikipagrelasyon nito sa ibang babae. Ang dami-daming lalaking humahalikin sa akin at humahabol. Pero pinansin ko ba sila hindi? Dahil mahal kita at akala ko mahal mo ko. Pero nung ginawa mo, nalulokohin mo lang pala ako. Alam ko yun. Kaya lang. Kaya lang ano? Kaya lang busy ako? Kaya lang hindi kita maasikaso? Alam mo naman kung saan ako pumupunta. At alam mo kung anong ginagawa ako. Alam ko nga yun. Pero intindi mo rin naman ako. Nalulungkot din ako, naghahanap din. Akala mo ba ikaw lang nahihirapan? Nahihirapan. Tingnan mo ako sino sa ating dalawang nahihirapan ngayon. Bakit? Niloko ba kita? Ikaw rin naman ah. Alam kong maraming lalaking umaaligid sa'yo. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yan. Pero ni minsan may narinig ka pa sa akin. Yung sakit na nararamdaman ko. Yung selos. Itinago ko yan. Kasi pinatawad kita sa mga pagkukulang mo. Pero ngayon ako natukso. Ako nagkasala. Ba't di mo ako mapatawad? I'm sorry, Emil. Pero sinabi ko na sa'yo dati na pagdating ng araw na malaman kong niloloko mo ako. Alam ko, hihiwalayan mo ako. Dumating na yung araw na yun. Kaya umalis ka na. Giselle. Umalis ka na! Ha
Kilala mo ba ako? Opo. Kayo po si Giselle Sanchez. Kayo po yung girlfriend ni Kuya Emil. Hindi na ngayon. Kaka-break lang namin. Ano? Masaya ka? Bakit niyo po ako kinakausap? Gusto ko lang pumunta dito para sabihin sa'yo na huwag kang masyado magpakasaya. Dahil pampalipas oras ka lang ito. Kilala ko yun. Hindi kayo bagay. Alam ko naman po yun eh. Hindi niyo na po kailangan sabihin sa'kin. Alam ko po ang kinalalagyan ko. Malungkot lang si Kuya Emil noon. Kailangan niya ng makakasama. Ng makakausap. Pasensya na po. Mauna na po ako. Pupunta? Sa States. Sam, hindi mo kailangan gawin to. Mag-usap muna tayo. Paano na ang karir mo? Ang pamilya mo? Handa ka na bang iwan lahat yun? Giselle, ako. Paano na ako? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta alam ko. Pag nandito ako sa bahay nito, ikaw ang iniisip ko. Pag nasa kusina, palagi kong maaalala ang pinagluluto mo ako. Pag nasa sala ko, maaalala ko na natutulog ka doon, hihintay mo ako. Pag-aling ako ang tipin. Ayoko na maalala yun eh. Emil, 5 taon akong nabuhay, huminga ng kasama ka. Tapos lolokohin mo lang ako. Hindi ko kaya. Kailangan ko nang matutong mabuhay. Nang wala ka. I'm sorry if I hurt you. I'm really very sorry I hurt you. Pero hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo kailangan umalis. Kung ikaw, kaya mo matutunan mabuhay ka na wala ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Isipin ko lang wala ka sa buhay ko, hindi ko magawa. Patawarin mo lang. Patawarin mo lang ako. Pinapangako ko sa'yo. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at masasayayin habang buhay. Patawarin mo lang ako. Please. 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 I'm sorry. I'm sorry. Maging magnobyo ng halos 7 taon. Sa altar din nauwi ang pagsasama ni na Giselle at Emil. Thank you. Yeah, thank you. For making me happy.
ikaw rin. Pinasaya mo rin ako. Oh. What's wrong? Bakit? May aaminin sana ako sa iyo. Ano aaminin mo? Natatandaan mo nung mudit na tayo magkahiwalay, nung sinabi ko pupunta ako States, hindi naman talaga totoo yun. Drama ko lang yun kasi pinangako sa sarili ko na patatawarin lang kita kung luluhod ka sa harap ko. Hindi ka galit. Alam ko naman yun eh. Sinabi sa akin ng mami mo. Mami talaga? Hindi marunong magsinungaling. Hindi mo ko hihiwala yan. Ano ka? Hilo? Ba't ka naman gagawin yun? I just married the sexiest woman alive. Hindi na kita pakakawalan. In-love talaga ako sa'yo. Kiss naman oh. Kiss lang? Sa loob ng mahigit isang dekadang pag-aartista ni Giselle, siya rin ang naging tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. Ngunit nang magpakasal siya kay Emil, nagpa siya si Giselle na bubungkod na ng tirahan upang harapin ang buhay may asawa. Isa itong desisyong sa paglaon ay magdudulot ng hidwaan sa pagitan ni Giselle at ng kanyang ina. O anak, saan mga show mo? Hello? Ay, meron akong show ngayon sa Philippine Plaza. Ito, ready na nga ako. Tapos tatakbo kong Cebu. Tapos may karawa kami Cebu, Davao, Iloilo. Ah, talaga? Ang dami pala, no? Dami nga eh. Ba't kayo napunta dito? Si Matt eh, ang kapatid mo. Nangangailangan daw ng pera. Na naman. Magkano na naman yan? 30,000 daw. 30,000? Ma, ano ba ang kala niyo sa akin? Pabrika ng pera? Ah, sige, okay lang. Walang problema. Kung hindi pwede, okay lang. Ma, hindi naman sa ganun. Alam niyo naman, simula na mag-artista ako na pinangako sa inyo na aalagaan kayo ni Daddy. Kahit nga, masikip na dito sa kondo eh. Mapagawan ko lang kayo ng bahay. Tingnan mo, hanggang ngayon, sinusuportahan ko kayo. Eh, ultimo nga si Matt tsaka si Richard na may pamilya na ako pa rin umaako na responsibilidad nila eh. Pero huwag niyo naman akong abusuhin. May pamilya na ako ngayon. Alam naman namin yun, anak. Hindi mo na kailangan sumbat yan sa amin. Hindi naman ako nanunumbat eh. Pagod na kasi ako eh. Buong buhay ko na lang. Buong buhay ko na lang inaasikaso kayo. Si Richard, si Matt, si Maui, si Daddy. Kayo na lang ng kayo palagi. Paano naman ako? Isipin niyo naman ako. Yung buhay ko. Buhay ng asawa ko at magiging anak namin. Lumaki na nga ang ulo mo. Ma, hindi lumaki ulo ko. Wala namang ganyanan. Giselle, hindi ako nang hindi ng pera sa'yo kailan. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pera. At kung sinusuportan mo kami habang buhay, hindi naman ang ginagawa namin sa'yo. Halos napapabayaan ko na nga ang ama mo at kapatid mo nang dahil lang sa'yo, sa pag-aalaga sa'yo. Yan, si Maui, lumaki yan ng parang ilang ina. Dahil binuhos ko na lahat ng oras ko at panahon ko sa'yo. Ay, naku, magbibilang ba tayo ng utang na loob dito? Oo. Dapat kong isa-isahin sa'yo, gagawin ko. Para lang ipaalala sa'yo. Mahalaga ang pamilya, Giselle. Ang pamilya mo lang magbibigay ng walang kondisyon sa'yo. Pagmamahal na walang kondisyon. Lahat ng meron ka ngayon, pwedeng mawala yan sa'yo na sinigla. At pag nangyari yun, nawala ka ng pera, hindi ka nasigla. Ang pamilya mo lang matatakbon. Sana, pag dumating ang panahon na yun, nandito kami, ang pamilya mo, na susuporta sa'yo. Kailanman.
ka na? Tapos na. Oh, what's wrong? Masama ang papakiramdam mo? Yeah, man. Nag-usap kami ni Mami. Ano na naman sinabi niya? Kontrabida na naman ako. Sa ospital kami nag-usap. Ospital? Bakit? Ano nangyari? Be, matindi nga ang pangangailangan nila. Si Matt, may skin cancer. Matt? Matt? Ate? I'm sorry. Ate, wala kang kasalanan. Hindi, kasalanan. Nang pumunta si Mami sa bahay, ang dami kong masasakit na sinabi. Pero hindi ko kasi alam na nandito ka eh. Sinasabi ko nga kay Mami eh, na huwag na sanang sabihin sa'yo. Kasi ate, ayoko na maging pabigat eh. Patawarin mo ko. Wala kang kasalanan, ate. Alam mo, pinagdadasal ko. Alam ko may tatamaan man ang sakit na to. Sana isa na lang sa amin. Huwag lang ikaw, ate. Alam ko kasi kung gaano kaimportante sa amin kay na Mami at Daddy. Kaya nagpapasalamat na rin ako sa Diyos na sa akin niya binigay itong sakit na to. At hindi sa'yo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Patawarin mo ako, ba? Ma. Ma, I'm sorry. Patawarin mo ako. Oo, naging sakim ako. Pero ngayon, alam ko na na kaya ako binibiyayaan ng Diyos ng ganito para magkaroon din kayo. Patawarin niyo ako dahil nakalimot ako, Ma. Pangako ko, uulitin ko yung pangako ko sa inyo. Aalagaan ko kayo. Ikaw, si Daddy, si Matt, si Richard, si Maui. Aalagaan ko kayo magpakailanman. Darating nga ng mga bisita natin. Hindi ka na. Oh. Huminga ka ba? Hindi. Wala ito. Wala. Anong wala? Kilala kita. Ano pa problema? Hindi. Hindi na ako makapaniwala sa mga pangyayari. Parang ang bait-bait ng Diyos sa akin. Binigyan niya ako ng pamilya at sumusuporta sa akin. Binigay kayo sa akin ang bait-bait mo nga, mahaba ng pasensya mo. Binigay niya ako ng magandang anak. At higit sa lahat, minimithi ko itong bahay na ito. Bata-bata pa ako, minimithi ko na ito eh. Yun. Siguro naman, alam din ng Diyos na pinagpaguran mo ito.
Pero ang pinakamagandang regalo ang binigay niya sa akin ay ang pagkaling ni Matt. Wala na siyang skin cancer, be. Amo, bebe. Hindi naman ito bibigay ng Diyos sa'yo eh. Kung hindi ka karapat dapat na tumanggap. E, tama na. Hindi maglalaho. Tena yung mga tao sa baba. Sana ay pakinggan tayo ay walang mo nga naman yan. Diyos ko, Giselle, sino mag-aakala na ang gandang yan minsan ay naging ponggay? Yeah. Ha? Po. Pero hindi naman ano, salamat po, doktor. Yung mata ko ay, hindi nga. Kaya nga, parang braces, pimples, tapos wild hairs. Nagpa-straight ako, wild nagpa-derma hair. Ako. Thank you, both faces. Oh, diba? Wow. Tapos nagpa-braces ako. Oo. Ganun yung ano ko natin. Pangit-pangit ko. Oo nga. Nung maliit ka, nung pangit ka, talagang tingin mo sa sarili mo, pangit ka? Hindi. Eh ano? Kasi pinalaki ako ng mommy ko na maganda ako. What prompted you to go through that? Yung magpa-straight ng buhok? Gusto ko talaga mag-artista. Yun talaga. Nung nagkaroon ako ng konting pera, dahil sa ka-tutor ko nga, yung konting naipon ko, ginamit ko pang pa-straight ng buhok, pa-derma, paggamit ng braces. Pero ngayon, bakit naging diretso yan? I did this only for magpakailanman. Paano ka nakapagtapos with honors, no? At the same time, nagtatrabaho ka. At the same time, iniisip mo yung familia mo. At the same time, may mga boyfriend ka on the side, di ba? Paano siksik sa isang time frame? Oh. I guess it's proper time management. Ako talaga, talagang pinangalagaan ko. Pero sa tansya mo ba, magiging kasinggaling ka kung ikaw ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi siguro. Kasi lalong-lalo na kung saan ako kumita ng malaki, which is corporate hosting and corporate performances. Mas magaling pala kung ikaw ay nakapag-aral. Paano ang prinsipyo mo pagdating sa pamilya mo, sa husband mo, kay Emil, sa anak mo, kay Leah? Anong mga prinsipyo ang sinusundan mo? Ang Diyos ang nasa gitna ng pamilya namin. Yung second principle ko is whenever you go home, your family should get the best of you and not what is left of you. How much do you love your husband? Very, very, very much. Very much. Now with a baby girl, no? How is it? How did motherhood change you? A lot. Dati, I would go up to really, really green, ganyan. Pero ngayon, parang konting naughty na lang. Kasi parang hindi na bagay sa akin. Kasi nanay na ako eh, parang ganun. Congratulations to you. Thank you. And I would really like to thank GMA7 and Magpakailanman and you, Tita Mel. Thank you so much for giving me this opportunity to be an inspiration to the children, sa mga estudyante, at sa mga, yung mga batang feeling nila, pangit sila. Mga may batang matataba or maraming pimples na gano'n. Hindi, maganda kayo. At yun nga ang importante. Sabi ng nanay ko, ito at ito lang ang importante. To be able to succeed in life. Thank you. Tunay ngang maraming dapat ipagpasalamat si Giselle dahil sa lahat ng biyayang nakamtan niya. Ang mga simpleng pangarap niya noong bata pa'y isa-isang nagkakaroon ng katuparan. Nabunga rin ng kanyang mga sakripisyo at pagsisikap. Ngunit para kay Giselle, higit siyang pinalad dahil marunong siyang lumingon sa kanyang pinagmulan at magpahalaga sa mga taong pinagkakautangan niya ng kanyang tagumpay. Yun ay walang iba kundi ang kanyang sariling pamilya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman.
Sa tuwing kinakailangan.